sumainyo ang kapayapaan. Anong buti ng ama na di madarama at makikita ng mga anak niya kung tuwir ang tapat na sa kanya'y kumikilala? Ano ang hihilingin na may pag-aalinlangan kung nagtitiwala sa kanyang magagawa? Ano ang kanyang ibibigay, hindi bagat pawang mabuti sa lahat ng madla? Subalit, sa mga taong hindi pa makaunawa at walang pandama, ito'y mahirap sa kanilang diwa. Buhay po ba ang Diyos? Kapag hinirang ka, halimbawa sa eskwelahan, pumili ang guro na ilalaban ka sa math, sa English, sa Pilipino, pipiliin ba niya yung alam niyang walang kakayahan? Mas uunahin ba niya yung alam niyang mapapahiya lamang? Ganon din ang ama. Kaya kapag pinili ka niya, magtiwala ka sa kanya. Panaligan mo siya at pakita mong totoo ka at karapat dapat kang pinili niya. Kapag ang estudyante ay matibay sa pananalig sa kanyang sarili, ay nagtitiwala. Nakikinig siya sa kanyang guro, di baga? Upang lalo pa siyang dumunong at marami pang matutunan, laging nakahanda siyang makinig sa tinuturo niya. Gayon din ang Kristo. Ibinaba ng Ama para magturo. Subalit, ang nagmithi ay natuto. At ang nagbaliwala, nawala ng halaga ang dulot na mabuti pawa. Kapag pipili ba ng maglalaro sa takbuhan sa inyong barangay, hindi ba't magsusuri siya, magtatanong siya? At yung alam niyang malakas, siyang pipiliin niya. Subalit yung alam niyang lalampalampa at duwag, pipiliin ba niya? Ganyan din ang espiritu ng Ama. Kaya nga't nang piliin si David, nagtiwala sa kanya kahit maliit siya. Sapagkat alam ng Ama, yamang siyang pumili, siyang magbibigay siglat lakas ng katawan niya para ang kalaban niya'y magapi niya. Kaya, ang tumatanggap sa Ama, kinikilala kung sino siya at ano siya. Hindi lamang kung ano'y bibigay sa kanya, kundi kung paanong igagalang at mamahalin siya. Kaya naman lahat ng gumalang at naging totoo sa kanya, hindi nagpabaya siya. Sinidlan ng tapang, talino, lakas at buhay. Kaya itong si David, maiksiman ang sukat, bata pa, at walang kamuwang-muwang sa labanan. Si Goliath o Goliath bagang tinatawag, sa isang bato na pinagkaloob sa kanyang talino, ang kapangyarihan ng gumapi sa kanya at nakapatay. Sa isang taong higante at ang kalaban ay pandak ang sukat. Mga mahal, wala sa sukat ng tao, doon masasabi niyang matatag matibay siya. Kundi nasa paninindigan at pakikipagtotoo niya sa Ama. Kapag sinabi niya na kaya ako narito dahil sa kanya, gagawin niyang marapat na mabuti sa pananaw niya at nang malugod siya. Kaya naman habang nalulugod ang Ama sa kanya, lalong nagagalak ang espiritu niya at sinisidlan siya. Kaya't sinong tumalima sa kanya ang nadimlan? Sino ang tumanggap sa kanya na nagupo at nalugmok ang katawan? Sinong nagpakatuto sa kanya na puro luha ang kanyang mata? Dumanas man ang pakikibak at pakikipaglaban,
katulad ni David, nakamtan din ang tagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sapagkat paano mo nasabing nagtagumpay ka kundi ka lumaban? Paano nasasabi ng taong ako'y nakibaka kung hindi naman siya gumawa? Paanong nasabi ng taong may tinanggap siya kung hindi siya naiba at walang nabago sa kanya, sa makatwid? Kaya napagsisigawan ng taong siya'y naiba at nagbago, ang tinanggap niyang naghari sa kanya, siyang nag-iba't nagpabago sa kanya. At habang tinatanggap niya yung tinanggap niya at nagbigay kagalakan pagbabago sa kanyang buhay, napapatotohanan niyang buhay at totoo, siya ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkataong pag-iisip at pangunawa ay di maaabot ang aking salita. Ganang sa inyo ay may bukas diwa at may nagpaunawa na abot nyo ang malalim at nababaw na aking salita. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayana. 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 Kaya naisasadyad ng Ama sa lahat ng sandali ang bawat isa. Nakapagtatagumpay ang mga anak niyang nakipagtotoo sa kanya sa kabilaman ng mga pinagdaraanan. Hindi yaon ang nakikita, kundi ang nadaramay pag-ibig niya. Halina, halina, halina kayo mga mahal ko, kung ang isip niyo lamang ay itutuon niyo sa mabuti, ang mabuti ang madarama ninyo at makikita niyong totoo. Subalit, ano man ang nakikita mong mabuti, masama ang isip mo, walang papasok na mabuti sa damdamin mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag, sapagkat nga ang buhay na Ama, siyang patuloy na tao, ay minahal at nagmamahal sa tao. Kaya't kung lahat ng taong nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko, ay kilala at nadarama sila bilang Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Hindi kaya ang nadimlan ay nagliliwanag, magliliwanag, at ganap nagliwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, kumisan may taong kunwari sang-ayon sa mabuti at tumatanggap sa mabuti. Subalit, para lamang magpakita ng mabuti, hindi naalala Ama, tarok niya ang puso niya. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung mababatid lamang ng lahat at nabatid lamang ng tao ang lahat, wala nang taong magpapagibig sa luha at hinagpis. Nekaramanayahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang tao nga naman, maraming tinatanong, subalit wala namang ginagawang mabuti. Sa kapwa niya tinatanong, buhay ba ang Ama? Isang halimbawa, ang mga taong sa inyo'y nangungutya at nagtatanong, saan kay ka nagpapagamot? Eh, doon eka kay Apo Kunching. Doon eka sa Divine Mercy. Eh, no eka ang ininom mong gamot. Eh, dahon-dahon. Naku, eka! Gagaling ka ba eka niyan? Eh, ba't eka hindi ka magpadoktor? Eh, mas higit pa ba eka yung sa nag-aral? Eh, bakit nga gagawin ni Kunching ang manggamot? Eh, hindi naman siya nag-aral at di naman siya manggagamot. Kung tunay niyang kilalang Diyos na kanyang tinatawag, dapat sinuri niya ang ginagawa bago siya humatol. Buhay ba ang Ama? Eh ano eka ang napapala mo diyan? Eh ba't eka punta ka ng punta dun? Hanggang ngayon ba'y nagpapagamot ka? Ba't hindi ka nagumaling? Eh kung tao ba naman siyang may isip,
Kaya ka lang ba pupunta rito, magpapagamot ang sakit? Eh hindi niya nalaman, masigit siyang malaki ang sakit. Sapagkat kung hindi siya may sakit at magaling ang kanyang kaluluwa, hindi siya hahamak ng kapwa niya. Buhay ba ang ama? Mga mahal, kapag nasa katotohanan ka, sino man ang magalit sa iyo, tumanggap ka, tanggapin mo. Eh ano kung magalit sila? Huwag lang ang Diyos mo ang magalit sa iyo, mabubuhay ka pa. Subalit maraming tao sinasaalang-alang ang kapwa niya, kahit hindi na. Tama. Mga mahal, kung gayon ang tao at ganyan ang gagawin ng tao, walang totoo sa mundo. Subalit, ano man ang totoo at pinaglaban ng tao, masasabing ama ay kilala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Bakit nga ba gagawin ni Kunching ang manggamot? Bakit nga ba mangangaral sa inyo, may bayad baga kayo? Nagbayad baga kayo? At may bayad nga ba kayo? Kung may bayad ninyo, tumayo ang may bayad. At kapag sinabi ninyo kung magkano binayad at kung sinong pinagbayaran nyo, iharap nyo rin dito. At pagkatapos kayong dalawa, mag-usap sa inyo dinala. Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, subalit wag mo namang alamin kung paano nabubuhay, wala ka namang binibigay. Kung may binibigay ka at hindi napupunta sa maganda, magtanong ka ng magtanong. Subalit kung kaya ka nagtatanong, nanguurirat ka lamang para may maichismis ka, aba, kasalanan mo yan, baka ang dila mo'y tumigas. Sapagkat, ang mga pinag-iisipan mo ng masamay hindi gumagawa ng katulad ng ginagawa mo. Mga mahal, kung hindi ito sasambitin, hindi kayo maliliwanagan. At kung sinambit naman at masama ang puso nyo, wala kayong tatanggapin. Kaya kung mabuti ang damdamin nyo, nagluwag ang kalooban nyo. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Sapagkat pawang katotohanan, walang magpapakatotong tao sa walang pakinabang kung wala ang Diyos na lumalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit nawa ang bawat minamahal ay magpakatotoo, hindi lamang sa sarili niya at ilang mamahalin niya, kundi sa bawat kapwa niya. Kung totoo mong iniibig ang kapwa mo, mahabagin kang tao. Subalit kung wala kang habag, matigas ang loob mo. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Net karameneya hanam, net karameneya hanam, net karameneya hanam. Hindi ako nagagalit, ngunit marapat na magsusog sa salita niyong tinanggap upang sa gayo'y ganap magliwanag ang diwa niyong sarado at hindi makaruwa. Nang sa gayon, makilala niyo ang Diyos na sa inyo'y bumuhay at bubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila, tanging ikaw ang nakarinig na kasilay ng katotohanan. Walang malilihim sa iyo kahit isang saglit ni anuman. Laman ang isip at damdamin, batid mong lahat iyan. Kaya't ang sino mang sa iyo'y naglilihim at gumagawa sa dilim, nakita sa dilim, nakita mo sa liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, no? Tatanungin ko po kayo, nang panahon ni Kristo, kung kayang nagutom yung mga alagad niya at walang nagmalasakit sa kanila, makakapaglingkod pa. Po, anong katakataka ngayon dito? May katakataka po ba kung may magmahal sa mga naglilingkod? Eh kung ang lahat naman ng tao ang gusto lang ay paglingkuran, hindi marunong magmalasakit, eh wala na maglilingkod. Tama po ba? Kaya hindi katakataka kung yung naglilingkod nakakakain na hindi mo nakikitang sumusweldo. Buhay ba ang Ama? Subalit,
magtaka ka kung pati ikaw ay nagbibigay, hindi mo nakikitang nakikinabang ang ilan at binubulsa lang ng iisa. Aba, hindi na tama yan. Kailangang isuplong mo na. Hanapin mo na yung tamang magkukulong sa kanya. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya lamang, bago mo gawin yan pag nilayan mong mabuti, baka bandang huli ikaw ang makulong. Sapagkat sa pagpaparatang mong, walang katotohanan. Sapagkat ang amay sa tapat at totoo, hindi sa lisya at mapagpahamak ng kapwa. Sapagkat ang amay makatotohanan, kaya't ang taong wala sa katotohanan, hindi kanyang anak na matatawag. Kaya mga mahal, kung nais niyong matawag kayong anak, magpakatotoo kayong lahat. Nekarameneyahanam! 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 Alala umbaga, kung kayo'y pinilit na pumarito, masasaktan kayo't ganito pala abutan nyo. Subalit walang pinilit ni isa man sa inyo. Kaya kung totoo ang puso nyo, nakakilala at nakaunawa kayo sa totoong pangangaral at totoong salita. Sapagkat alam nyo kung paano magpahayag ang Diyos Amang dakila. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang amay katotohanan kaya tapat kong mangusap. Totoo kong maghayag diretsong walang pasubali. Sapagkat alam niya ang kanyang mga anak kung tatanggap, magliliwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam. 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 Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, Panginoon ko at Diyos ko. Para akong sinisilian. Sabi nila, ang baril daw, maraming bala. Ang hindi alam ng tao, kahit ilan pa bala mo pag walang ginawa ang ama, ikaw ay humanda sa kanya. Ano? Kung gagamitin mo lang sa masama, maliwanag ang sinuran. Kung buhay ang tinubos mo, buhay ang kapalit nito. Kung ano tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung ano ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kung nakakaunawa pawa ang tao, hindi kaya matatakot gumawa ng masama sa kapwa. Sa makatwid, ang taong hindi nakakaunawa, madilim ang diwa. Ang taong nakakaunawa, takot gumawa ng masama. Ang taong takot na gumawa ng masama, may kinatatakutang Diyos na dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam. 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 Kaya, kung natatandaan ninyo ang minisay ng isang pare, pag Eka pumupunta na Eka, nako, kaya Eka ako, ayoko ng healing. Sapagkat Eka, healing ng healing. Pagkatapos Eka, babalik, hihiling. Buhay bang ama? Mga mahal! Katotohanan lamang, mga mahal ko. Sapagkat kung ang healing power na tinatawag ay may kapalit na bayad, hindi healing power yan ang Diyos. Healing power ng... Gusto mo. Magandang umaga po. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? The healing power of God without pain. Tandaan po ninyo yan. Subalit, ang healing power ng tao, lahat may kapalit. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya sa dakong ito, ang tumatanggap makikinabang. Ang umaayaw, di nagtatagumpay. Sapagkat hindi tao ang sa inyo'y magbibigay. At kung tao naman, kayo'y pagsasawaan. Sapagkat mula sa simula, di naman ninyo pinayaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan. Mahal
na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Aba, eh kung hindi siya buhay, eh hindi na po ako luluwal. Eh katulad po ninyo, mapanguri yung iba, matagal na maneka ng Apo Kunching na yan. Eh bakit? Inalam ba kung anong oras natulog si Apo Kunching? At inalam ba kung anong ginawa ni Apo Kunching sa magdamag? Alam ba nila kung anong oras natutulog si Apo Kunching at gumigising? Alam din ba nila kung ano ginagawa ni Apo Kunching? Hindi na kailangan sabihin! Sapagkat ang nag-atas siyang nakakakita at nakababatid ng lahat. Eh kung lahat na lang ipapaliwanag mo sa tao-tao kang nangungusap. So balit kung ang pinapaliwanag mo'y banal na salita mula sa Diyos na dakila. Tao, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, ang taong nasa mabutit na sa totoo, inaalam muna ang sasabihin sa kapwa niya. Hindi pagdakay kung ano-ano sa chat-chat-chat-chat niya, kundi ang sasabihin, salamat sa Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi lahat ng na-stroke ay mataas ang presyon. Mayroong na-stroke, mababa ang presyon. At hindi lahat naman ang na-stroke ay dahil sa presyon. Subalit ang lahat ng mataas ang presyon sa galit ay masama ang isip. Buhay bang Ama? Yun ang totoo noon. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mamahal, katotohanan ang sakit tinuturan sapagkat iba't ibang uri ang pinagdaraanan ng paralyzed na katawan. Paralitikong tinatawag, patay ang katawan. Patay ang parte ng katawan. Subalit, sino nakakaalam niya? Oo, may nag-aral. Oo, pinag-aralan. Subalit, alam ba, pinagmulan? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kung papaano ang tao'y manghuhula sa ginagawa, ang Ama'y hindi huhulain ang gagawin ng tao. Kung papaano ang tao'y nagsusuri, kung ano ang maraming panunuri, ang Ama, nasusuri ka kahit hindi mo siya nakikita. O, mga mahal, magnilay nga kayo para matanto nyo ano ang dakong ito. Kung papaano may pagtanggap sa puso nyo, mapagninilayan nyong buhay ang kinausap nyo. O, tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenehana. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pag ikaw ay humahabi lamang ng salita at hindi pawang ang Ama ang may bigay sa iyo niyan. Eh, ikaw mismong nagsasalita, hindi mo kayang gawin yun. Subalit, kapag ang kapangyarihan ng Ama ang siyang sumasa iyo sa pamamagitan ng Espiritu niya, hindi niya ipalalabas sa bibig mo, hindi mo kaya. Sapagkat mapapahiya ka. Dahil siyang nagbubuka ng bibig mo at nagbibigay ng salita mo. Kaya kapag mayabang ang tao, hindi si Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanang katotohanan, sapagkat ang Ama'y di mayabang. Kaya kung kilala mo siya, di ka magyayabang. Kaya kung tinanggap mo siya, di ka palalong nilalang. Kapag kaya mong sabihin, gawin. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo.
Kaya pag sinabi mo, tanggap kita, totoo yun. Hindi lamang tatanggapin mo dahil may pakinabang ka sa Kanya. Hindi lamang tatanggapin mo dahil makikinabang ka sa Kanya. Kundi kahit walang pakinabang ka sa Kanya, tanggapin mo dahil tinanggap ka ng Ama mo. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, hindi ako nagagalit, subalit nasa kong magtuwid. Hindi ako nagagalit, subalit marapat na magsambit. Wala akong galit na napupuot sa dibdib, subalit marunong din akong magalit. Ang may pandinig ay nakarinig. Apo, kunching ikaw ba yon? Eh bahala ka kung ano inisip mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Kung ang isipin ng tao na naglilingkod ay ang kanyang kapakanan lamang, eh hindi siya naglingkod dahil sa Ama. Subalit, kung ang tao ay naglilingkod, hindi ganang kapakanan niya lamang ang kanyang inasam at kanyang aasahan. Hindi tao ang nag-ahari sa kanya. Sapagkat, huwag naman sabihing walang inasam dahil Ama ang nagahari sa kanya. Sapagkat kaya ka nga naglilingkod, inaasam mong maligtas ang iyong kaluluwa. Subalit hindi dahil para makinabang ka sa kapwa mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang totoo at nakipagtotoo, siya mismong nakadarama sa puso't damdamin niya. Siya mismong nakararamdam sa buong katawan niya. Kaya't ang tapat at totoo, nag-aalab at pagnanasa niya'y walang pamamatay at kamatayan. Diyan nasusukat at nakikita ng Ama ang totoong mula sa Kanya. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sumain niyo ang kapayapaan sapagkat kundi pag-aalabi ng Ama at magbibilang tao lamang sila, walang makikipagtotoo sa bawat isa, walang magtatagumpay sa larangan ng kaba
nalan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Alalaumbaga, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nekkaramenehanam. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Matagal na yan. Matagal na nga. Yung pamamalat mo, hindi dyan nagmula. Alam ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At yan ang patutuo, kung si Kunching bilang tao, hindi mang gagamot sa inyo. Anong igagamot niya? Hindi naman siya doktora. Anong yahatol niya? Wala namang pinag-aralan siya. Sa makatwid, kung totoo ang isip niyo'y laban sa mabuti. Kaya kayo'y naririto para makipagtotoo at makilaban kayo sa mabuti. Tatanggap kayo tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramenehanam. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Naku. Bah, may apat. Babalik po ako. Apo ko, hindi pa ba tapos? Aba, para po yatang hindi pa tapos eh. Kung ako, tatapusin ko na yan. Gusto ko na pong matapos, ano? Sapagkat, kung inaantok kayo, ako rin po'y marunong antukin. Kung nagugutom kayo, ako rin po'y nakakaramdam ng gutom. Kung nahihirapan kayo, dumatal din po sa aking katawan yan. Kaya lang aking nilalabanan. Kapag naalala ko ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Subalit kung hindi ko alalahanin ang Diyos kong pinaglilingkuran at nagpatangay ako sa aking katawan, aba, di ko kayo harapin kailanman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ngayon ang palagay mo? Bahala ka magpalagay sa sarili mo. Basta ako ang palagay ko, ang Diyos ko'y kinilala ko. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga mahal! Hindi po ako nagpapagalit sa inyo, no? Hindi ko rin po kayo ginagalit. Kaya lang po, magalit na kayo, bahala kayo. Subalit ako po hindi galit. Kaya, kung magagalit po kayo sa akin, siguraduhin nyo lang po ba't kayo nagalit. Kung naman alam nyo ba't kayo nagalit, ang tanong ko'y eto, ano bang masama sa sinabi? Mayroon ba? Eh kung wala, ba't ka nagagalit? Magandang umaga po. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan. Tanggapin po ninyo, ang tao'y marupok at mahina, para may mapatibay at mapalakas ang Ama sa inyo. Kung sasabihin mo laging matatag ka't matapat kayo na ko, sabi niya, ay matatag ako, matibay ako. Eh, hindi ka na patatatagin ng Ama, matatag ka na pala eh. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, magnilay po tayo. Baka hindi natin alam yung sinasabi natin, sampal din sa atin. Buhay ba ang Ama? Kaya, bakit? Ay, ano nga bang pangalan mo? Conrado? Ronaldo? Anong totoo? Roberto? Wala pa kaisa ano? Bakit po gayon? Ganyan ang tao manghuhula. Mali-mali naman pala sa hula niya. Subalit ang Ama, alam niyan lahat kayo. Lamang, hindi Roberto pangalan mo doon. Ano pangalan mo doon? Wala. Dito ka lang may pangalan sa lupa. Kaya pag tinandaan nyo ng kapwa mo, yan si Robertong masama. Patay ka na, nililibang ka pa. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung natandaan ang pangalan mo sa mabuti, patay ka na. Inuungkat pa pangalan mo
Natutuwa pati kaluluwa mo. Pati mga anghel mo'y nagsisisaya sapagkat natuwa sila sa mabuting ginawa mo. Subalit kung masama, pati anghel mo'y lumuluha. Bakit? Hindi ka nakinig sa kanya sapagkat isinugo niya sa'yo. Ang tama, binigay ng Ama ang anghel mo. Tinaligdan mo, kinalimutan mo, sinunod mo'y sarili mo. Buhay bang Ama! Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, e nasampu ang anghel ko. Baka may buntot siya. Magandang maga po. May tatanong po ba kayo? Wala po kayo tatanong? Wala po pala kayo tatanong? E nagising po ba kayo? E salamat naman po, kanina po'y may naantok na Pero tingnan niyo po muna ang katabi niyo. Tingnan niyo muna. Hoy, katabi ko, sabihin mo. Hindi kita kilala at di ko alam ang pangalan mo. Eh, wag mo naman sabihin dun sa alam mo pangalan. Buhay ba ang Ama? Nako, ang tao nga naman, kung minsan sumusunod, hindi sinusuri. Yan po ang tao, kung minsan sumusunod siya sa damdamin niya, hindi niya sinuri. Kung tama ba? Dali niyong mahuli, ano? Maganda umaga po. May tatanong po ba kayo? Wala po. Ako rin may tatanong. Ako'y may tatanong, ano? Sige nga po. Kayo po ba'y pumarito bukal sa puso nyo? Yes. Talaga? Yes. Parang meron ako naramdaman na hindi bukal. Eh gusto mo lapitan kita. Inanyayahan ka lang. Sinabi lang sa'yo. Matagal nang inaanyayahan ka tapos sabi mo, hindi na, tsaka na mo. Tsaka na mo. May namu-namu ya. Kaya ngeni, may namu-kapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Namu-namu. Teka muna. Minumano-mano. Magandang maga po. Napapagod po ba kayo? Humihingal po ba kayo? Abay, pag napagod ka at humihingal, daig mo pa ako. Ako kanina pa sumisigaw dito, hindi ako napapagod, hindi ako humihingal. Sapagkat mayroong akong tinig, mayroon akong boses na hindi ake. Kaya sumigaw man ako, hindi ako mamamalat. Ikaw, pag sumigaw ka na sumigaw, baka mamaya malat ka na. Nek karameneyahan nam. Nek karameneyahan nam. Nek karameneyahan nam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Tuloy na po ba natin? Salamat po. Sa ayaw nyo matsagunsto, itutuloy ito. Mangu po tayo kay Marcos. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan. Kasama ang kanyang pinili, humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalaya ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya na Pedro at Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin, marurupok, mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Kung pagnililayan nyo, tarok ang isip, batid ang damdamin, ba't pinili ang magkakanulo? Sa makatwid, hindi ito pinili para magpahamak pa sa isang Jesus, kundi para maganap ang gagampanan ng isang Jesus. At mapatotohanan sa tao
Kumilala ka man, napabilang ka man sa mga hinirang, kung di ka nagpakatotoo at nanaigang pagkatao mo, matutulad ka kay Judas. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At maliwanag niyong narinig, ang pinili ay mga walang kwenta ang iba. Ang pinili ay ang marurupok at mapusok. Upang ang marupok at mapusok ay pawiin ito at bigyang tatag sa buti at mabuti sa pawang kabutihan, wag sa kasamaan. Ano ngayon ang palagay niyo? Bakit magsasabi, eh ba't hinirang yun ni Apo Konching? Si Apo Konching ba humirang? Sapagkat kung humahatol ka sa kapwa mo, hinahatulan mo na rin ang sarili mo. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan sapagkat walang tao na di nagkasala. Subalit mapapalad ang binibigyang pagkakataon upang baguhin ang kanyang sarili at kung susunod siya, ang kanyang karupukan sa pagkakasala magiging matibay niyang gagawin ay magpakatotoo sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May replika ba o wala? Sa rebulto may replika. Sa gawa ng Ama, walang makatutulad sa Kanya. Subalit ang iisang espiritong nagbabahagi sa lahat ng dako at lahat ng anak niya, kapag sumunod at tinanggap ay tutong siya, makakawangis sa kabutihan niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. O, may tanong po sa inyo at wala kayong tanong. May sakit pa ba kayo? Ay, salamat. Sabi nung isa, hindi po ako makasigaw ng wala po kasi meron pa eh. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Mapapalad ang di niya tinatanggap na may sakit siya sapagkat ang tinanggap niya ang magpapagaling sa kanya. Mapapalad ang malinis ang isip at diwa niya'y nagliwanag tuwir ang makakaunawa sa mabuting balita. Magandang umaga po. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Kristo? Buhay bang Espiritu? Kung buhay ang Ama, Anak at Espiritu Santo, buhay na rin po ang diwa niyo. Buhay na rin ang pag-asa niyo. Buhay na rin ang kaligayahan niyo. Buhay na rin ang kasiglahan niyo. Buhay na rin ang pangunawa niyo. Sa makatwid, pag-uwi mo, hindi ka na magagalit. Buhay bang Ama? So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Eh, paano ka naman pong hindi magagalit kung ang nakikita mo'y nakakagalit? Magalit ang iyong bibig, subalit ang iyong dibdib ay huwag. Buhay bang Ama? Sapagkat, kung galit ng bibig mo, nagngingit-ngit pa ang isip mo, pati puso mo'y galit na galit pa, sinong kawawa? Ang iba ba o ikaw? Bahala ka. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, buhay bang Ama? Kung buhay ang Ama, masaya ka ba? Tingnan ko po. Eh, parang walang sumasayang Roberto. Buhay bang Ama? Nagulat siya. O, talagang ganyan ang mukha mo. Biro lang. Ibaling magbiro ka kung nakapagpapatawa. Kapag nakakagalit, nako, pigilin mo din mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mamahal. Kung papaano ang tao'y nagsalita ng parabola, ang Ama'y nagsalita ng talinghaga. Kung papaano ang tao'y nagsasalita ng masama, ang Ama'y nagsasalita ng mabuti pawa. Kung papaano ang tao'y nadidimlan, ang Ama'y kailan may di magdidilim. Kung papaano ang tao'y nanghihina, ang Ama'y laging may kalakasan. Kaya kung kilala niya siya, aba, sino ka't ano ka?
kung anong di dapat tanggapin mo sa buhay mo, kalimutan mo, itakwil mo, at mamuhay ka ng ayon sa Ama. Eh, hindi ko po kaya. Kayanin mo. Pag kinaya mo, nasa iyo ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Kapag mariklamo ka, ba, teka po, eh, baka maghiwalay ang... Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian kayo. Mabuti pa si Pogi. Kahit na may nararamdaman eh, patuloy lumalaban, mapalad ka na. Tatandaan mo yan, mapalad ka. Eh bakit eka, yun eh, hindi pa tapatin at laging pinapupunta rin eh. Ano bang pakialam ninyo? Ano? Tanungin mo nga sila anak, ba't anong pakialam nila? Ano? Eh samantalang ako hindi ka mo nagre-reklamo. Eh ba't kayo nagre-reklamo sa aking ginagawa? Ganyan ang tao. Maraming reklamo sa kapwa. Para lamang manira. Subalit, ang katotohanan, walang pakialam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya walang malasakit. Walang pangunawa. Walang pagmamahal. Walang pagtanggap. Kaya walang pagbabago. Buhay bang Ama? Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya po, kunching nagbago na po ako, huwag kang magsalita, patunayan mo. Magandang maga po. Sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala po. Talaga namang di kayo magtatanungan. Pero ako po, may tanong uli sa inyo eh. Sa inyo po bang pagtawa, may nabago sa inyo? Huminga po ba kayo ng lumalalim nang kayo tumatawa? Sige nga po, ulitin niyo. Ano na lang hap mo, mabango ba, mabaho? Sabi ng tao, kabaho naman eka. Naamoy niya yung mabaho, yung kanyang mabahong ginagawa, hindi niya naamoy. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sabi ng tao, kabango eka. Naamoy niya yung bango ng pabango, yung bango ng buhay na gudulot ng amay, di niya naamoy. Buhay ba ang Ama? Sabi ng tao, Diyos ka at Ama ko, bakit ako may sakit na ganito? Aba, sinabi mo pa yun. Tinanong mo naman siya. Sana sinabi mo, Diyos ko, nagsusumamo ako. Ako'y pagalingin mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Wala pa rin kayong tanong. Sapagkat may tinatanong man ang isip niyo, hindi niyo kayang bigkasin ang bibig niyo. Yun ang pawang totoo niyan. Kaya yung may tanong, gusto mo lapitan kita. Kung nagnilay ka, natugunan na ang tanong mo kanina. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Wala po kayong tanong ano? Kung wala kayong tanong, ano naman ang itatanong ni Apo Kunching? Kayo ba ay masaya? Masaya nga ba kayo? Tingnan mo nga katabi mo kung masaya. Hindi lamang sa pagtawa ang masaya. Pakatandaan ninyo, kung humahagak-gak ka, ang loob mo naman ay mayroong galit at poot, di ka rin masaya. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala talaga kayong tanong. Wala rin akong itatanong na. Buhay po ba ang Diyos? Yun ang tanong ko, kung buhay ang Diyos. Sana tinanong nyo, Apo Kunching, kala ko bang wala kang tatanong, ba't tinanong mo kung buhay ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, halina po kayo. Tayo na sa Antipolo. Tayo na sila. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa mga mensahe na binibigay niya araw-araw. Alam niyo po, kaya lamang kami nakalalaban, kaya lamang kami nakakalaban, kaya lamang kami lumalaban dahil sa mga mensaheng iyan. Sapagkat, kaya ka nakakapag pagalak dahil din sa mensahe na yan. Tandaan po ninyo, si Apo Kunching, mga lagad, mga cops, mga choir, mga IT team, wala lahat dito yan kung bilang tao ang tutunguhan at paglilingkuran. Kayo naman, pasyente, tagasunod, wala rin kayo dito kung tao ang manggagamot sa inyo. Sa Makatwid, may tinanggap kayo? Salamat po, salamat po. Kung may tinanggap ka, ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo. Yamang amay na tanggap ng puso kong ito. Nagalak akong totoo, na bago damdamin ko, kaya't ako'y lumigaya bilang tao. Salamat sa iyo, aking ama, na nagbigay buhay, kundi sa iyong kalooban. Hindi magaganap ang lahat ng ito, hindi makakayang labanan. Ang bawat sa akin ay sa iyo'y pahintulot na ako'y dalisayin sa iyong pagmamahal. Kung tuwirang ako sa iyo'y magiging tapat at magiging marapat na magiging ganap. Salamat, salamat, salamat sa lahat sa aking pag-usad at pagtatagumpay. Salamat, salamat, aking ama, sa wagas na pag-ibig mo na aking nadama. Salamat, 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 Ama, sa pagbubukas diwa mong totoo, ang inalay at nanahan sa isipan, kung bakit nakatupad sa'yo'y nakatalima. Iyan ang pawang katotohanan, mga mahal, kapag naganap sa inyo ang gayon, kayo mismo'y magsusumigaw at mag-uumapaw, ang sa inyo'y ganang kagalakan, na sa puso nyo tinatawag na kalooban, doon ito numunukal, dumaratal, nabubuhay na tuwiran sa pamamagitan ng Diyos Amang sa inyo ay lumilingap, nagbibigay buhay, at nagbigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Buhay po bang Ama? Buhay po bang Ama? Kung minsan nakakapagtanong, Panginoon, bakit may mga taong hindi alam ang damdamin ng kapwa-tao? Bakit palalo? Kapag pala may takot sa iyo, Panginoon,
Yung mga walang hiya, inaapi-api ka. Kapag wala kang laban, patuloy kang dinudusta. Panginoon, bakit mo pinapahintulutan ito? Anak, kung di ko lolobing maganap ito, sino ang tapat na makikilala ko? Ang may pandinig ay nakarinig. So may inyong kapayapaan, pagpalain kayo. Kaya may umapi ba sa inyo? Pasalamatan niyo ang Ama. Kaawaan niyo sila. Mayroon bang nanlibak sa inyo? Matuwa kayo sapagkat itong sinyalis na kung hindi mo nakikilala ang Diyos, walang lilibak sa iyo. Mayroon bang ng api, nanlibak, humusga sa iyo? Lahat ba ito'y kinamtan mo? Huwag kang malumbay. Matuwa ka pa nga sapagkat ang Ama ang aaliw sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mapapalad ang taong hindi nagpahamak ng kanyang kapwa. Hindi humamak ng kanyang kapwa. Subalit kahabag-habag ang taong pinagdaraanan ng hidwaan ng kapwa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ang tao namang masilip, laging nagngingit-ngit, yung taong ang lahat ay binabaliwala, laging tumatatag, tumitibay, nagagalak, buhay bang Ama? Sapagkat kayayaon nagagawa, ang nakakakita sa kanyang Ama ang nagbibigay sigla, lakas, ligaya sa kanya sapagkat nakita ng Ama ang totoo siya. Totoo po ba kayo? Wala nang magrereklamo. Kaya pag uwi mo, sabihin mo, masakit na pa, ah, may Kristo ako. Salamat sa inyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, tayo ka nga. Upo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. Eh, ba't ako po hindi mo pinatatayo? Hindi patakda. Buhay bang Ama? Eh, ikaw nga. Sabihin mo nga. Hingang malalim. Nung kabataan mo, ng kalakasan mo, ewan ko sa'yo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O ikaw nga, tumayo ka rin nga. Ano sasabihin ko sa'yo? Katulad na sa kanya. Oh, naghihintay kayo. Nang ichichismis nyo. Aba, walang tinanggap kayo. Buhay bang Ama? Mga mahal! Sumain nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung tuwiran kayo'y nagmamahal, naramdaman nyo iyan. Ang sumasa inyo'y di nyo nakita, subalit kayo'y nakikita. Ang tinatanggap nyo'y wala kayong makikita, subalit kayong tumanggap, kitang-kita sa mga mata. Magandang umaga, mga mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bawat araw, ikaw ay sumaya.
ikaw ay sumigla, manalig ka, ikaw ay anak, anak ng ama. Ikaw ay kumembot, kembot, ikampay mo iyong kamay. Ilakad mo at ihakbang mga paang nasasaktan. Kapag ikaw ay tumibay, magagalak kang tuwiran. Madarama mong lubusan ang Diyos Ama na iyong tinanggap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, manalig ng lubusan. Bawat araw kailanman, Ama sa inyo'y nagbibigay, nag-aalay ng katotohanan, dumadama kanino man. Kaya't taong mga minamahal, magbulay at magnilay, magtanto ng tuwiran, Ama'y inyong pakinggan. Huwag maging alinlangan ang madama sa kalooban. Damhin mong Ama ay buhay, manalig ka ng tuwiran. Alala umbaga di man mawawa, ang sakit tinuturan. Damhin mo sa kalooban, ako'y iyong mararamdaman. Ang salita ko'y sa lahat ng dako, ang gawa ko'y hindi mapaparam. Dito sa lupa, ako'y ginagawa ang lahat ng marapat sa madla. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, manalig ka ng lubusan. Ang bawat katotohanan, kapag tinanggap ng sino man, walang hindi masisyahan, magagalak ang kalooban. Halina kayo mga minamahal, magtanto ng tuwiran, magalak ang kalooban, masyahan at tuwiran. Ama ay buhay kailan paman, hindi mamamatay kahit kanino. May magagawa at gagawin siya, kaya tumanggap ka tao sa lupa. Halina kayo mga minamahal. Okay, walk, walk, walk. Walk, walk, walk in the sun. Where is the sun? Oh, walang sun, sabi niya. Yan ang pawang katotohanan. Magnilay at magbulay. Magtanto ng tuwiran. Magalak ang kalooban. Walang hanggan ang pagmamahal. Ang ama kung magbigay. Walang dapat na mangamba man lang kung ang ama'y nararamdaman. Mahal na mahal kita. Okay. Back to your seat. Kamusta? Good. Very good. So, may inyong kapayapaan, mga minamahal. Magnilay, magbulay kayo ng tuwiran. Damhin nyo ang saki katapatan. Pagnilayan nyo ang saki ginagampanan. Huwag nyong pagmasta ng taong katulad nyong nilalang upang kayo'y mayroon sa tuwina'y makamtan. Ganang katauhan, hindi gagawin yan. Ganang pagkatao'y di tututok din. Kaya't kung kayo'y may pagninilay,
kayo'y may nadamang tuwiran. Nagkaramanian. 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 Buhay po bang Ama? Buhay po bang Ama? Maraming maraming salamat. Ay, may tanong po ba kayo? Wala po, ano? Tayo na magsiuwi na. Apo Kunching, lagi mo sinasabi, may bukas pa eka. May bukas pa eka. Pagkatapos naman po eka, pagdating ng bukas, may bukas na naman po eka. Eh, ba di naman kayo eka nagbe-bendis yun? Ay, alam niyo po ba, naririnig niyo po ba yung sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Eh, wala po ba kayong narinig na ganon? Eh, bakit po sinasabing hindi nagbe-bendis yun? Tama po ba? Ibig sabihin, hinihintay mo'y palad, kamay, bisig. Ang tanong, pag nadatihan ka ba naman, nakadama ka? Nakakaramdam ka ba? Di sinsana, masaya ka. Magandang maga po. Magandang maga po. Magandang umaga po. Sa pahapon, mamaya. May tanong po ba kayo? Di wala po talaga, no? Eh, wala po kayong tanong. Wala na rin po ako'y tatanong, kaya halina po kayo. Pumilera kayo ng maayos.